Gusto ko sana i-gatekeep tong lugar na to sa mga Lucenahe. Lalo na yung mga tagapagbilaw at Tayabas kasi napakalapit sa kanila nila. But the place is so good. The ambiance is so nice. The food is fantastic. At higit sa lahat, walang masyadong tao. Which quite frankly, bibihira mong makita sa mga kainan dito sa Quezon. Madalas yung mga popular na kainan, sobrang dami laging umuorder. And din isang oras ka nang nag-iintay. Mamamatay ka na sa guto. Wala pa ang food ang mo. Sohana Cafe and Restaurant. To get here, pupunta lang kayo doon sa likuan sa may Greenview sa Pagbilaw. I think Barangay Bantiki yung tawag doon, hindi ako sure. Pagkatapos makalampas lang ng firing range, meron na likuan pa kaliwa. Medyo mahaba-haba lang ng onti yung pupuntahan niyo na medyo rough. I promise you, the serene, the view, and the food is super worth it. Wala talaga akong balak mag-vlog nito, but girl, nung dumating itong inalaman nga ba, hindi ako sure. Basta nung iniserve nila yung food, sabi ko na lang, shit, the world deserves to know about Ohana. This is sinigang na tanige. Baked mussels. We also ordered fra. Siyempre ako, Spanish latte, alam nyo naman. Your Spanish latte girl ordered Spanish latte. At wala tayong food vlog nang walang kritik ni Popski, but girl, pasado sa panlasa niya. So that means this is really good. During weekends, meron din yata sila mga singan. At pagkatapos naming lumamon, syempre kailangan naming i-burn. So pumunta kami doon sa baba, tinignan namin yung view. And you know what? Marami pang ginagawa dito, but the place has so much potential. Like if you want an intimate Quezo dinner date with your jowa, parang ang ganda rin dito sa gabi. More lighting lang at saka effect, I bet. I am telling you. Konting repair lang and ang dami na talagang maaaring gawin dito sa lugar na just to. Just come take a look at this kasi nakita namin sa taas na view na meron palang ganitong eksena dito sa baba na pwede mo lakaran. So mga akla, syempre kailangan natin lumakad-lakad dyan. Kailangan natin aura for the picture. Bukod pa doon, sariwa yung hangin. So talaga nakakatuwa na tumambay dito. Itong place na to sa baba, very Instagrammable-ish. So kung may kasama kayong mga Gen Z, this is such a nice place to spend time with your family and friends too. Hindi nga lang ba kami nagmamadali, mag-stay talaga ako dito for a while. I can see myself reading a book habang nagsisip ng kanilang masarap na kape. And just enjoying the total serene. Kasi papunta at paalis pa lang sa lugar, eto na yung makikita ninyo. So sobrang nakakakalma talaga. Anyway, that's it for the vlog. I'll see you in the next one.